Kailangan ng mga halaman ang tamang nutrisyon para sa kanilang paglaki. Ang pangangailangan ng mais sa nutrisyon ay naaayon sa antas ng ani nito. Kapag mataas ang ani, taas din ang pangangailangan sa nutrisyon. Ang mais na may matagumpay at mataas na ani ay nangangailangan ng sapat na sustansya mula sa nitroheno, posporo at potassium. Nakukuha ng mga halaman ang mga sustansyang ito mula sa lupa. Ang mga labi ng pananim, dumi ng hayop, maging ang patubig ay mga likas na pinanggagalingan ng nutrisyon ng halaman. Ang sustansyang N, P at K na nakukuha mula sa lupa ay maliit lamang. Kadalasan, hindi sapat ang sustansyang taglay ng lupa upang makapagbigay ng mataas na ani ng mais. Ang inorganikong pataba o abono ay nagbibigay ng mga karagdagang sustansya na kailangan ng mga halaman para sa mataas na ani. Ang mataas na presyo ng mga inorganikong pataba ay nagtutulak sa ilang mga magsasaka upang gumamit na lamang ng organikong abono na karaniwang nabibili sa mas mababang presyo ayon sa timbang. Subalit dahil sa ang taglay na nutrisyon ng organikong pataba ay mababa lamang, lumalabas na higit itong magastos kumpara sa patabang inorganikong batay sa nutrisyong ibinibigay nito. Halimbawa, upang matumbasan ang nitroheno mula sa isang sako ng urea, mangangailangan tayo ng 40 sako o 2 toneladang ipot ng manok. Ang mga organikong pataba mula sa dumi ng hayop, mga labi ng pananim at compost ay totoong nakatutulong na mapabuti ang kalidad ng lupa at ang kakayahan itong mag-imbak ng halimigmig. Dapat nating samantalahin ang paggamit ng mga ito lalo na kung ito ay nakukuha natin ng libre sa ating mga bukid. Dumarami na rin ang mga nagkaka-interes sa paggamit ng pataba mula sa mikrobyo. Batay sa resulta ng pananaliksik sa Pilipinas ukol sa tinatawag na BioN, maaaring bawasan ng mga magsasaka ang kanilang iniaabono sa mais ng may isang sakong urea kung sila ay gagamit ng BioN. Ang BioN ay inihahalo sa mga binhi bago ito itanim. Pinapahusay nito ang pagtubo ng mga ugat ng binhi at binabago ang nitroheno na nasa hangin sa uring maaaring magamit ng mga halaman. Para sa isang malusog na taniman ng mais na may mataas na ani, mahalaga na ang mga sustansyang nitroheno, posporo at potassium ay agad na nagagamit ng mga halaman kung kailan ito kailangan. Ang mga sustansyang nanggagaling sa lupa o mula sa mga organikong pataba ay pinapakawala ng dahan-dahan at unti-unti. Ang mga ito ay maaaring hindi handang magamit ng mga halaman sa akmang panahon ng paglaki nito. Sa kabilang dako, ang mga sustansyang nagmumula sa inorganikong pataba ay dagli nang magagamit ng halaman para sa kanilang paglaki. Ang nitroheno ay kinakailangan sa buong panahon ng paglaki ng halaman. Karaniwang ini-apply 2 o 3 beses sa buong panahon ng pagtatanim. Kung ang kabuuang aplikasyon ng pataba ay mas mababa sa 160 kilong nitroheno sa bawat ektarya, ito ay maaaring i-apply ng 2 hati. Sa mga tanimang nangangailangan ng mahigit sa 160 kilo ng nitroheno sa bawat ektarya, inirekomenda ng BMP ang 3 hating aplikasyon nito. Ang posporo ay nagdudulot ng masiglang paglago at magandang pagtubo ng mga ugat. Ito'y kritikal sa unang yugto ng paglaki at inia-apply ng 1 beses lamang sa panahon ng pagtatanim. Ang potassium o K ay inia-apply 1 o 2 beses sa buong panahon ng pagtatanim. Kung
ang i-apply na potassium ay mas mababa sa 60 kilo sa bawat ektarya. Maaari na itong i-apply isang beses lamang kasabay ng unang aplikasyon ng nitrogeno at posporo sa taniman. Sa mga lugar na nangangailangan ng higit sa 60 kilo ng potassium bawat ektarya, inirerekomenda ng BMP ang paglalagay ng kalahati ng kailangang potassium kasabay ng unang aplikasyon ng nitrogeno at posporo. Ang huling kalahati naman ito ay ini-apply kasabay ng nitrogeno sa kalagitnaan ng panahon ng pagtatanim. Ang paghahati ng aplikasyon ng patabang nitrogeno at potassium ay higit na kailangang gawin sa mga lugar kung saan ang lupa ay mabuhangin at may mataas antas ng pag-ulan. Ang ganitong mga kondisyon ay nagbibigay daan sa mabilis na pagkawala ng nitrogeno at potassium mula sa lupa. Bagamat maliit lamang ang dami ng pataba na kinakailangan ng mga halaman sa unang yugto ng paglaki nito, nakasalalay naman ang kabuuang laki ng tanim, dahon at puso ng mais sa tamang nutrisyon ng mga halaman sa mga unang yugtong ito. Ito ang dahilan kung kaya ang unang aplikasyon ng pataba ay karaniwang ginagawa sa panahon ng pagpupunla o dili kaya'y pagkasibol ng binhi. May ilang mga magsasakang ayaw mag-apply ng pataba hanggat hindi nila nakikita ang pagsibol ng mga punlang mais. Bagamat maaaring ipagpaliban ang aplikasyon ng pataba hanggang sa pagsibol ng mga punla, hindi ito dapat patagalin ng higit sa 7 araw matapos magtanim. Sa panahong ito, ang nakaimbak na pagkain sa butil ng mais ay unti-unti nang nauubos at ang batang halaman ay mangangailangan ng sustansya mula sa pataba na dagli nitong magagamit para sa paglaki. Kapag ang halamang mais ay mayroon ng 8 dahon, mga 30 araw pagkatapos itong itanim, nagsisimula na ang mabilis na paglaki nito. Sa panahong ito, nabubuo ang bilang ng hilera ng mais sa bawat puso. Anumang kakulangan sa nutrisyon sa pagkakataong ito ay makapagpapababa sa kabuuang bilang ng hilera ng mais sa bawat puso. Upang makamit ang pinakamataas na bilang ng hilera ng mais sa bawat puso, dapat mag-apply ng patabang nitrogeno magmula sa panahon ng mga halaman ay mayroong 6 dahon, mga 3 linggo pagkatanim, hanggang 4 linggo pagkatanim. Kung maglalagay ng nitrogeno ng makaikatlong beses, ang huling aplikasyon ay kailangang gawin mga 5 linggo pagkatanim, kung saan ang mga halaman ay may 10 dahon na. Tinitiyak nito na mayroong sapat na nitrogeno ang mga halaman para sa kasunod na mahalagang yugto ng paglaki nito. 6 linggo pagkatanim, kung saan meron na itong 12 dahon. Sa yugtong ito, nabubuo ang potensyal na bilang ng butil ng mais sa bawat puso, pati na rin ang kabuuang laki ng mga puso. Ang anumang kakulangan sa tubig o nutrisyon sa panahong ito ay lubhang nakababawa sa potensyal na bilang ng mga butil at laki ng puso sa panahon ng anihan. Sa mga lugar na umaasa lamang sa tubig ulan, dapat iayon ang schedule ng pag-a-apply ng pataba sa panahong may tamang halumigmig ang lupa. Ang patabang inilagay sa tuyong lupa ay nasasayang lamang sapagkat kailangan ng ugat ng halaman ang halumigmig upang masipsip ang sustansyang nasa lupa. Kung ang ulan ay atrasado ng 10 o higit pang araw mula sa nakaplanong petsa ng pag-aabono, inaasahan ng magkakaroon ng kabawasan sa magiging ani ng mais. Kapag nagkaganito, inirerekomenda ng BMP na bawasan ng may 30% ang natitirang dami ng nitrogeno na dapat pa nating i-apply. Ang Leaf Color Chart o LCC ay isang simple at murang kasangkapan na makatutulong sa ating malaman ang kalagayan ng nitrogeno sa ating mga halaman. Bagamat ito ay orihinal na ginawa para sa palay, pinatutunayan ng mga pananaliksik na ang LCC ay mabisa ring gamitin sa mais. Ang LCC ay nahahati sa 4 na kulay, mula sa maputla hanggang sa matingkad na berde.
na tumutugma sa antas ng nitrogeno sa halaman. Ang maputlang berde ay nangangahulugan ng mababang antas. Ang matingkad na berde ng mataas na antas. Sa pagtutugma ng kulay ng dahon sa LCC, magkakaroon tayo ng ideya sa pangangailangan ng ating mga halaman sa nitrogeno. Ang LCC ay pinakamabisang gamitin sa mga halamang may 4 na linggong gulang na at pataas. 3 hanggang 5 araw bago ang nakaplanong petsa ng pag-a-apply ng nitrogeno, umili na 10 o higit pang halaman sa loob ng taniman. Sa bawat halaman, piliin ang pinakabatang dahon na may nakalabas ng kwelyo. Ang dahong ito ang magbibigay ng pinakamahusay na palatandaan sa estado ng nitrogeno sa ating halaman. Hanapin sa LCC ang pinakatugmang kulay ng dahon. Kung higit sa kalahati ng bilang ng mga halaman sa inyong sample ay may mga dahong mababa sa 4 na kulay sa LCC, mag-apply ka agad ng nitrogeno. Kung hindi naman, i-apply ang nitrogeno ayon sa itinakdang panahon. May mga pagkakataon na ang mga halaman ay maaari pa rin dumanas ng kakulangan sa nitrogeno matapos na mai-apply ang huling dosis ng pataba. Ito ay nangyayari kung totoong maganda ang panahon na kung saan ang pangangailangan ng halaman sa nitrogeno ay maaaring madaig ng supply nito. Maaari itong masubaybayan sa pamamagitan ng paggamit ng LCC mula sa 6 na linggo pagkatanim hanggang sa bago lumabas ang bulaklak na lalaki o tasseling. Kung higit sa kalahati ng mga halaman sa inyong sample ay may dahong kulay na mas mababa sa 4 sa LCC at ang halumigmig ng lupa ay sapat, maaaring mag-apply ng karagdagang bag ng urea sa panahong ito. Ang patabang ini-apply sa panahon ng paupo o kasabay ng pagpupunla ay hindi dapat direktang inilalagay sa mga binhi. Maaaring masunog ang mga binhi, lalo na kung tuyo ang lupa. Kung ang pataba ay hindi ini-apply ng wasto, ang mga binhi ay maaaring mamatay sa pagsibol o dili kaya'y tuluyan ng hindi sumibol. Makabubuting maglagay ng manipis na patong ng lupa sa ibabaw ng pataba bago ilagay ang binhi. At saka ito tabunang muli. Sa pagsasabog ng pataba, ilagay ito ng may 10 sentimetro mula sa tangkay upang maiwasan ang pagkasunog o pagkamatay ng mga batang halamang mais. Ang pataba ay dapat na natatabunan ng lupa. Ito ay higit na kailangang gawin kung gagamit ng urea sapagkat ang nitrogeno nito ay madaling mawala kapag mainit ang panahon at naiwan ito sa ibabaw ng mamasamasang lupa. Maging maingat sa gagawing pagtatabon ng pataba upang huwag magambala ang ugat ng mga halaman. Pinakamahusay na paraan ng pamamahala. Samantalahin natin ang paggamit ng mga organikong pataba na libreng nakukuha sa ating mga bukid, katulad ng dumi ng mga alagang hayop, labi ng mga halaman, at maging mga tirang pagkain mula sa ating mga tahanan. Sundin ang konsepto ng 4R sa pangangalaga sa nutrisyon ng ating mga halaman. Maglagay ng tamang pataba, sa tamang dami, sa tamang pagkakataon, at sa tamang lugar. BMP, Best Management Practices, pinakamahusay na paraan ng pamamahala ng ating taniman.